Ito naman si Tumbong Marcos, mga kaibigan, ay tumanggi na lumahok doon sa forum sa paanyaya sa kanya at sa mga presidential aspirants ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ayon po ito mismo sa presidente ng KBP na si Ginoong Herman Basbanyo. Ang sabi niya, ang KBP ay nagpadala ng mga imbitasyon kay Vice President Lenny Robredo at doon sa tatlo pang kandidato. Hindi, ilan to? Lima pang kandidato kasama si Narcos, ha, mga kaibigan. Ang sabi ni Ginoong Basbanyo, lahat ito ay tinanggap nila ang paanyaya maliban kay Narcos, ha? Ang hindi tumanggap ng ating imbitasyon, aniya, ay si former Senator Bongbong Marcos. Oh, may letter naman sila, declining the invitation. Ayun, sumulat din yung kampo ni Narcos para sabihing hindi makararating, ha, mga kaibigan. I think it was because of some conflict sa schedule nila. Ba, mas importante ang cocaine kaysa sa ganyan. Hindi makalitaw eh, mga kaibigan eh. Kumbaga eh, walang mukhang maiharap, ha, itong si Narcos, lalo na pagkatapos na pasabugin yung ni Guanzon yung malaking katarantaduhan sa COMELEC. Hindi ho ba? Na ayaw maglabas ng desisyon. Yan. Kaya hanggang ngayon, wala. Nakatingga yung desisyon, di ba? Sabi nga sa inyo eh, lahat na ng pagbaluktot na maiisip nila, mga kaibigan, hindi paniniwalaan yan eh. Ha? Kasi yung kasong yan, uulit-ulitin ko rin sa inyo, maliwanag, klarong-klaro, hindi natin kailangang maging abogado para maintindihan ninyo na merong batas, ha, na nagsasabing ang sino mang nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, katulad ng kaso ni Narcos Jr., eh, hindi ka na pwedeng makatakbo. Ha? At meron din batas naman na nagsasabing maari ka lamang makatakbo kung ikaw ay nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral turpitude kung yung pagbabalik sa iyo o kung para kailangang maibalik sa iyo yung iyong civil and political rights. Yan, kailangan ibalik sa iyo yung kasi ang hatol sa mga kasong may kinalaman sa moral turpitude, merong tinatawag yun na accessory penalty. Automatic yun, ha, na nakakabit sa hatol sa iyo. Ano yun? Yung hindi ka na perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, habang buhay, na hindi ka na maaring humawak ng anumang tungkulin sa alinmang tanggapan ng pamahalaan. Maliwanag yun eh. Pwede lamang yung mangyari na muli kang payagang makatakbo at makaboto kapag ang iyong civil and political rights ay naibalik sa'yo, na-restore. Eh pero may batas ho, na para ka makatakbong muli, ha, kung ikaw ay ginawaran ng pardon, ha, kinakailangan doon sa pardon ay maliwanag na nakasulat, ha, na ibinabalik sa iyo ang iyong civil and political rights, mga kaibigan. Kinakailangan ayon sa batas, expressly remitted in the pardon. Yun ang wordings, mga kaibigan. Kailangan maliwanag na nakasaad sa pardon na inire-restore o ibinabalik sa iyo ang iyong civil and political rights na tinanggal sa iyo nung ikaw ay mahatulan
sa kasong involving moral torpitude. Hala, hindi niya masasagot kasi ang mga tanong kung hindi po ito i-edit, di ba? Hindi siya makakaharap pagka hindi, yung impromptu, hindi siya pwede ron eh. Dahil hindi naman talagang totoo ang kanyang mga sinasabi. Kapag ang tao, hindi totohanan yung sinasabi, bay, mahirap humarap sa impromptu, di ba? Na mga harapan, mga kaibigan. Hindi ka nga makakaharap dyan. Oh, di ba? Eh, meron namang isa dyan ang galing magpanggap, di ba? Katulad ni Hani ni Lacuna, si Isko, di ba? Oh, ang galing magpanggap niyan. Pero sa totoo lang, yung mga political observer, yung mga nagsipag-aral ng political science, pagka yan, tinitignan nila si Isko Moreno, alam nila eh, nagpapanggap, mga kaibigan. Kita ninyo, ang dami nang ipinangako nito, puro hindi niya naiintindihan eh, mga kaibigan eh. Kaya kita ninyo, pabago-bago, merong pagkakataon na laban siya sa ganung polisiya, may pagkakataon, babalik na naman niya. Sang-ayon na naman siya. Hindi ba? Oh, tulad yung sa ICC, nagmamagaling. Di ba? Sa issue ng ICC, hindi raw niya papayagan na mag-imbestiga ang ICC dahil meron daw tayong mga in place daw ang mga dulugan ng kaso rito. Halimbawa, yung criminal courts natin, di ba? Eh, mga kaibigan eh, ang liwaliwanag, kaya nga dumulog sa ICC. Ang ICC ay dulugan ng mga kasong kriminal kapag ang hustisya ay hindi na gumagana sa isang bansa. Kapag miyembro ka nito, ay sanction ka nito, mga kaibigan. Ngayon, paanong gagana rito? Nabigyan ba ng katarungan yung mga pinagpapatay dito, mga kaibigan? Oh, wag na siya panagutin eh. Yun na lang mismong mga pumatay doon sa mga walang kalaban-laban, ha? Na pwede naman nilang hulihin pero pinatay, sadyang pinatay. Eh bigyan mo ng katarungan 'yon, 'di ba? Para masabi mong gumagana hustisya rito, 'di ba? Oh, mga kaibigan, eh wala eh. Doon pumapasok ang ICC at pwede kang dumulog. Ha? Sapagkat kita ninyo yun lamang report ng DOJ, hindi nila mailabas eh. Diba? Yung report ng PNP sa investigation dyan sa mga pinagpapatay, hindi nga nila maiproduce eh. Diba? Paano mo sasabihin gumagana ang hustisya rito? Merong gumagana ang hustisya. Talagang baluktot ang utak nito, nagdudunong-dunungan, hindi naman marunong, mga kaibigan. Hindi raw siya abogado. Hindi ka pala abogado eh. Bakit sinasabi mo nagtapos ka sa Arellano University ng law, mga kaibigan? 'Di ba? Yan ang pagkakaintindi ng mga kuwan, loko niya. Oh, sipin niyo, hindi naman pala siya nakatapos. Nasabi niya doon sa ibang advertisement niya, nakatapos siya. Ano tinapos mo? Oh, 'di ba? Yan ang mahirap eh. Nagpapanggap kayo ng mga may tinapos, kamukha ni Narcos Jr., di ba? Yun ang masama, mga kaibigan. Kung di ka nag-aral, ano masama? Di ba? Hindi naman requirement yan sa batas. Ang sinasabi lang sa batas para ka makatakbo ay kinakailangang marunong kang bumasa at sumulat, natural born Filipino citizen ka, at nandun ka sa tamang edad ng pwestong tatakbuhan mo. Oh, sa age requirement. Pero, sabi naman, ang pagkaintindi naman ni Indaya Sara, mga kaibigan, yun daw katapatan, yung honesty. Ha? Yan daw hindi namang requirement sa batas yan, mga kaibigan. Kasi daw, pinagmamalaki nito, di ba sinabi niya noon,
na hindi naman yan, nung kailan ba niya sinabi ito, mga kaibigan, merong nag-interview sa kanya eh, March 9, o di nung nakaraan taon ito, mga kaibigan, sa isang interview, ha? Ang sabi, generally, ma'am, do you think that honesty is a requirement in public service? Ha? Sa pangkalahatan, sabi, sa palagay niyo ba yung honesty o yung katapatan ay requirement sa pagpasok sa public service? Ang sagot niya ito, ha? Ano ba sagot niya? Hindi. Dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Ayun, mga kaibigan. Hindi naman ang iniisip ko, sabi niya, ang importante eh. Hindi na importante iniisip niya. Ang importante is, ano yung required ng batas? O, alam niya pala eh. Ano ba sinabi ng batas for a senator? Able to read and write, natural born citizen. Oh, does it say na dapat good moral character yung tao? Does it say that the person has to be honest? Kaya sinabi ko, kung honesty ang pagbabasihan natin, disqualified lahat ng kandidato. Ayun, oh, mga kaibigan, yung sinabi niya. Ha? Aba, eh, nakalimutan niya yung sinasabi niyang requirement sa Constitution yun. Pero meron tayong ibang batas na requirement yung honesty. Kahit naman saan gobyerno sa mundo eh. Requirement yan. Hindi ba kapag nagsinungaling ka nga sa ibang bansa eh, pagre-resigning ka. Di ba? Pagka na lamang nagsinungaling ka, ay ibig sabihin na nagsinungaling, hindi ka honest. Di ba? Kabaliktara ng honesty yun. O kaya maraming nagre-resign. Yung iba, nagpapakamatay pa eh sa Japan eh. Di ba? O marami, nagagalit ang tao dyan sa pagsisinungaling. Pero meron tayong batas dyan, mga kaibigan. O, na nasasaad sa batas, mga kaibigan. O, sa ilalim po ng Republic Act 6713, yan yung madalas nating binabanggit, yung Code of Conduct for Public Officials and Employees, na sinasabi, it is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service. Sa Section 4, ha? Very specific. Kasama sa mga listahan ng sinasabing high standard of ethics sa public service, standards of personal conduct. Mga kaibigan, sinasabi, public officials and employees shall remain true, dapat maging totoo, to the people at all times. O, yung bang true eh, honest ba yun kapagka hindi ka true? O di, dishonest ka, di ba? They must act with justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially the poor and the underprivileged. At dinagdag pa rito ha, they shall at all times respect the rights of others and shall refrain from doing acts contrary to laws. Good morals, yung bang pagsisinungaling, good morals ba yun? Oh, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Yan po eh, ang liwanag eh. Ano sabi niya ulit? Hindi, dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling, lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Diyan tayo nagkamali ng malaki na naiboto natin, ikinampanya pa natin ang isang sinungaling na nakaupo ngayon. Sino yun? Tatay niya yun. Ay kalimitan daw yung kamyas, hindi nagbubunga ng mangga, di ba?
Oh, siyempre, kamyas din ang bunga nun. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Itong si Digong nyo, mga kaibigan, na exposed daw sa isang kasambahay na nagpositibo sa COVID-19, pero siya ay negative, ha? E gayunpaman, siya po ay sumasailalim daw sa quarantine. Yeah, ito yung dito tayo natawa, eh, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ito, eh. Kasi po, simula nung maupo ito, wala namang ginawa ito, eh. Sabihin nyo nga sa amin ano nagawa ni Digong nyo. Yan ba'y lumabas? Wala. Meron siyang paminsan-minsan dinaluhan, yung birthday ni Erap, na puro sila, puro mandarambong yun nandun bisita, di ba? Sa Manila Hotel. Oh, ang dami yung okasyon niya, mga ganyan, ha? Pagka mga kakilala niya, yan po. Eh, pero yung ginawa, halimbawa na lang itong nakaraang bagyo, di ba? Yung Odette. Oh, wala, hindi nakita mukha niya dyan. Nagpakita lang for public consumption lang yun para masabi, pumunta siya sa mga, sa kwan, sa napinsalang lugar. Wala naman, eh. Nagpunta lang doon para ipakita at saka malayo sa mga pinangyarihan. Ho? Yung mga sinalantan lugar. Hanggang merong nilandingan yung helicopter na napanood ko, eh. Wala, hanggang doon lang. Yung mga kausap niya roon, ilang tao na hindi naman kasali sa mga biktima. Magaganda suot, eh. Mga kaibigan, eh. O hindi biktima yung kinausap niya roon. Pumunta siya sa isang lugar na napinsala, pero hindi mismo doon sa lugar na binayo ng bagyo, mga kaibigan, at nagtumbahan yung mga bahay. Hindi siya doon nagpunta. Pinakita lang yun para masabi sa publiko na ika nga po ay meron siyang ginagawa. Ang totoo, eh, tapos nun, wala na. Hindi ho ba? Wala na. Ngayon, eto nga ho, isipin mo, naka-quarantine daw. Ang tagal mo na naka-quarantine, simula nung nakaupo ka, naka-quarantine ka na. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang pag-ibig ay tunay. Ito po si Percy Lapid. Dito'y maraming salamat at magandang gabi! Robin Boysili Padilla. Punong-puno ng yaman, aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang ang isang kaibigan.
kaibigan.